26 days after walay po. Ito yung aking mga alaga. Lima dito. Mga butyog. Yan. Lima dito at lima rin dito. Yung mga putyog ang aking alaga. Sa mga masugid kong mga subscriber, may papayo lang po ako sa inyo. Ito lang po ang number one sa lahat para mapanatili yung magandang katawan ng inyong baboy. Number one lang po sa lahat ang pinaka kailangan nyong gawin para maging malusog ang inyong baboy at malayo kayo sa pagkalugi. At malayo sa sakit ang inyong baboy, malayo sa sakit, sa kahit anong problem, sakit sa ulo, pati sakit ng ulo nyo mawawala. Number one lang talaga ang kailangan nyo, iwasan nyo na ang baboy nyo ay magtae. Yan lang po, number one sa lahat. Ito po nga mga alaga, 26 days, simula ng winalay. Average kilo na po nila ngayon ay nasa, naglalaro na po sila sa 26 to 32. Yung pinakamalit ko. Yan. Yan ang pinakamalit ko. Pwede na po siyang litsunin. Ang pagpili nga po pala ng feeds, wag na po kayo mga baka at anong feeds po nandyan. Magiging maganda po sa magiging maganda po ang alaga nyo. Basta yun lang pong number one na sinasabi ko, ang inyong pag-aralan nyo po ng mabuti yun. Yun lang pong number one na pag-aaralan nyo. Pag yun ang nakuha nyo, yung technique para hindi magtae ang alaga nyo, hindi po ako gumagamit ng kahit anong turok na gamot sa baboy, pampagana, mga iron na yan. Wala po. Ito pong mga alaga kong to, isang beses lang po sila naturokan nung pagkaanak. Pagkaanak lang po sila naturokan. Ang pagpupurga ko po sa kanila, sa pagkain lang, hindi po ako nagtuturok ng kahit ano sa kanila. Dapat po ngayon ay 26 days na po simula ng winalay. Dapat po magtuturok po ako ngayon ng Bexan XV. Hindi na rin po ako nagturok kasi okay naman po sila, magagana. Simula nung nilipat ko dito, walang naging problema sa kanila. Malulusog, matatakaw, wala pong sakit ng ulo. Kahit napakaraming kapitbahay dito, walang problema, walang sakit ng ulo kasi walang nagre-reklamong mabaho ang dumi nila. Sampu ang alaga ko. Marami po ang kapitbahay dito pero hindi naman po nangangamoy baboyan dito sa akin. Nangangamoy dumi ng baboy dito sa pesto ko. Ang ginagawa ko lang po sa dumi nila para ganito po yun na para iwas po kayo sa baho ng kulungan ng baboy nyo. Pag may dumumay po sa kanila, ito po, gaya na akin, nakasako. Nakasako po ang dumi nila, sinasako ko po. Dinadakot ko po ng isa-isa. Ang agwat po ng pag-check ko sa kulungan nila kada 3 oras, 2,
pumupunta ako sa kulungan nila at kine-check ko kung may dumi sila. At yun po, agad kong dinadakot yun kung meron man. Hindi ko po hinahayaan na matambak dito sa kulungan. Kasi ang ginagawa po ng baboy, pag may tahi sila dyan, alam niyo naman po ang baboy, kung saan madumi, doon nilang gusto. Pag may tahi sila doon, doon sila humihiga. Humihiga sila, doon iniihian nila. Pag ang dumi nila ay naiihian nila, magtutubig po yan. Diyan na po magsisimula yung amoy ng tahi nila. Pero pag ang tahi nila ay buo, dakotin nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin mabasa yun ng ihi nila. Kasi pag nabasa, napakabaho ho. Yun pong ingatan nyo. Hintayin nyo po ang baboy pag yung dumi po nila ay laging naaalis. Malilinis po sila kahit hindi po paliguan. Kita nyo naman. Ayan. Ito po yung pits nila. Ayan, yan lang nagiging dumi nila. Yung paggulong nila sa pits nila, yung pinagkainan nila. Yan lang po nagiging dumi nila. Pero yung dumi sa itim, yung sa dumi ng dumi nila sa dumi nila, wala. Yan lang. Kaya bibihira ko po silang paliguan. Kasi lagi naman po silang malinis. Ang baboy po, pag nakikita nyo laging malinis, malayo po sa sakit yan. Pero ang baboy po, na hinahayaan nyo na maligo sa sarili nilang tahi, napakalapit po niya sa sakit. Napakalapit po ng baboy niyo sa sakit. Hindi lang po yung baboy niyo magkakasakit, pati bulusan niyo magkakasakit. Kasi bili kayo ng kung ano-ano para gamot sa pagtatay. Simple lang din po ang paraan para mawala ang pagtatay ng baboy. Ano nyo lang po, subscribe nyo lang po itong channel ko, tapos hanapin nyo po sa channel kong to, sa mga video ko sa channel na to, yung pinakamabisang paraan ko sa pagtatanggal ng pagtatay ng baboy. Dati, nung pinag-aaralan ko yung pagtatay nila, 24 hours, kaya kong tanggalin yung pagtatay nila. Ngayon po, oras lang, mga 2 oras lang. Hindi, mga 5 oras. 5 oras lang, tanggal na pagtatay nila. Dahil sa pag-aaral ko yung sa kung paano mawala yung pagtatay nila. Minsan kasi ang baboy, hindi natin nagtatay yung mga yan. Pero napakadali lang po ng gamot. Huwag nyo na lang po sanayin ng mga baboy nyo, alaga nyo, sa dahon-dahon. Pwede na sabihin na natin na gumagaling po, pero ito na po sasabihin ko sa inyo, yung pinaka the best na para na ginagawa ko. Bawas po ng pagkain. Pag sobrang tubig ho ng dumi ng baboy nyo, huwag nyo pakainin, gutumin nyo po, gutumin nyo ang alaga nyo. Gutumin nyo. Hanggang sa umiyak kasi ang baboy po. Gulat sila. Gulat. Kasi po, ang baboy po, pag gutom po yan, iiyak po yan. Pag umiyak po yan, alam niyo po sundod na gawin nyo, hagisan nyo ng pakunti-kunting dakot na pagkain lang. Tapos umalis kayo. Maya-maya, iiyak na naman yan. Lapitan nyo po. Bigyan nyo ulit ng pagkain. Kunti lang ulit. Maya-maya, iiyak na naman yan. Pansinin nyo yung dumi yan. Kung umaga nyo sinimulan yung paraan na yon na sinasabi ko, tanghali lang, wala na ho yung pagtatay ng alaga nyo. Promise. Ako po, hindi po ako basta nag-aalaga ng baboy. Pinag-aaralan ko po yung behavior ng baboy. Pinag-aaralan ko yung mga sakit nila, yung kung ano mga gamot doon, kung anong klaseng baboy to, kung maganda ba to, pangit ba to. Pero yung sa feed, sa alam nyo po, yung mga feeds nyo po, lahat ng kailangan ng baboy ay nandiyan na. Hindi nyo na kailangan lagyan ng vitamins yan. Pagmasdan nyo po ang baboy. Kaya pag natai siya, mamaya higa niya yan. Sana nga pa tayo? Nakalimutan ko yung ano ko kasi. Ito, yung sa vitamins sa baboy. Ako po, hindi po ako nagba-vitamins ng baboy. Nung una pag-alaga ko,
Saan katutak po, kung ano-ano ang binibili ko, bumibili pa ako ng mga electrolyte na yan, mga Bexan HP, yung mga pampataba, mga ano yan, ng baboy, wala. Wala pong, ano, same lang sila ng hindi nyo ginagamit. Kita nyo itong mga alaga ko. Hindi ko ginagamitan yan ng kung ano-ano. Porgar lang po ang inaano ko dyan. Tsaka, isang beses lang naturok ng pagkaanak. Alam nyo po kasi mga feed company. Kagaya ng Bimig, ha? Tandaan nyo, kagaya ng Bimig. Napakarami nilang commercial tungkol sa mga gamot sa baboy, yung mga additive nila, mga nilalagay sa baboy. Puro produkto nila. Sa totoo lang, hindi nyo naman po kailangan yan kung ang alaga nyo ay malulusog. Nyo. Hindi nyo naman po kailangan yan eh. Yung mga inspekta ng kulungan ng baboy po. Diyos ko naman, sabon lang yan. Kailangan magastosan yan. O, tubigan. Yan lang. Hindi nyo na po kailangan ng kung ano-anong nilalagay sa ang alaga nyo. Kasi, hindi nyo naman talaga kailangan. Wait lang. Dadakot lang po ako ng dumi ng aking alaga, ha. Patong ko muna dito, ha. Oops. Ah, malabo. Ang feeds ko nga po pala ay lahok-lahok. Minsan Ultra Pack, minsan Filmeco, minsan, pero kadalasan kong gamit na feeds ay Promex. Promex po ang regular kong gamit, pero hindi po natin maiwasan na maubusan tayo ng feeds, kaya kung anong nandyan, bili ako ng Filmeco, bili ako ng Ultra Pack. Wala naman problema, kahit magpapalit-palit kayo ng feeds. Basta tandaan nyo lang, basta unang bigay nyo ng feeds, lalo na't naubusan kayo sa dating feeds nyo, konti lang muna. Pakonti-konti lang po. O, sige po, mga kapigmate, hanggang dito na lang po itong video ko. Magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat.